bibigyan po kayo ng papel na notice of impounding po. Yung po yung ipapakita nyo sa Marikina po, Tumana Marikina. Yun po yung ipapakita nyo para makuha. Sir, sila, pinatanong nyo madam, magkano daw pang ito? Hindi lang po namin alam po ma'am, tumala po sa opisina ma'am. Hindi rin kasi may, yun yung makakausap. May kilometer po yan na, ano ma'am, eh, kwentada po eh. Purong pagmamahal. Alright guys, nandito tayo ngayon sa Maria Clara, if I'm not mistaken. Yes, Maria Clara. Alam mga puro, nakita natin dito napakarami. Napakarami nakapark sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ang dami. This is ano po, still mabuhay lane pa rin, kaya mas malamang. Ano po ito? No parking both sides. Hello! No parking both sides. Ayan, medyo kulang lang tayo sa units, kaya yung iba medyo nakakaalis na. Pero yung maabutan po natin, naharangin po natin yan ng team para matikitan, or else kung walang driver, alam niyo na po yan for towing. So this one, walang driver, I'm sure inaorasan na yan ni boss sa kabila. Ayan, binibidyo na, ibig sabihin inaorasan na rin yan. Habang inaorasan, habang binibidyo, sineset-up na rin para mabilis ang ano natin. Tapos mga puro, tulad na sabi ni boss, pedestrian pa. Pedestrian pa yung ano, yung pinarki niya, no? Isipin niyo mga puro. Isipin niyo, hindi lang bangketa na ang nahaharangan dito, pati na rin yung pedestrian lane na tawiran. Di ba? Doon sa banda doon mga puro, may tinitikitan pa doon at tinataw. At dito nga sa area dito, andun si Officer Baguio po. Kasama natin TFTTM, ang team leader natin, Officer Baguio and Officer Cortez, headed by Sir Dexter Cardenas. At ang kasama rin natin ang tropa ng MMDA. Team lead naman natin dyan si Officer Martin. Alright, ito na, kakatikitan na. Pag ganito pa ang sitwasyon na puro, alam natin naman na wala tayo sa tamang parkingan, mag-cooperate na lang po, magpa-ticket na lang kesa yung magtotow pa. So ito, natikita na. I think nakuha na yung lisensya. Kasi hindi tayo nagkakamali, 350 lang naman po yan. Ayan, Officer Baguio, team leader natin, kasama rin natin. 350 lang naman po yung violation ng obstruction. So kaysa mataw pa po, medyo mas malaki-laki pa po yung ano nung penalty. Sir, sa CPL, sir, ang kuha mo, sir. Upis kayo namin, sir, yung kasensya nyo. Tapos, itong ticket nyo, sir, magiging temporary license nyo for 5 working days. CTO nyo, sir, kukunin. Balit pa yung makuha po ba? Pwede, sir, pwede po. Magkano ito po? 350 lang po, sir, kasi obstruction lang naman yung nalagay sa inyo, sir. Ito kayo sir, ho, pahardo. Sa mga puro, cooperating naman yung driver, so mas ano po yan, conveniente, dahil ticket lang, 350 lang po yan. Unlike yung pagka walang attended driver, malaki-laki po yung ano niyan, penalty nung sa towing, sa fee, tapos sa penalty, iba pa yun. Kasi I think, nasa 1,000 na agad yata yun yung violation sa MMDA. Iba pa yung towing fee. So mas okay na yun. Saka isa sa napag-alaman natin mga puro, pagka pala local violation, hindi siya kasama dun sa yung pag nag-renew ka ng 10 years, hindi siya counted. So pag violation mo lang, natikitan ka ng MMDA, yun, counted yun. Hindi ka eligible na makapag-renew ng yung lisensya for 10 years validation. So
better pa rin talaga makiusap na lang po at magpatikit na lang. Alright, dito tayo kabila. Yung isang kotse mga puro na isang pa na dito sa kabila, tinitikitan din. Again, Maria Clara, mga puro. Grabe, ang bilis ang panahon. June na, susunod. September na, bare months na. June 1, 2022. Ito, ambulance pa. Ambulansya. Dito naman. Nagpa-check up lang ako, sir. Ano? Ay, pangit. Ay, may injured pala si Bossing. Nataga na magpareho. Ano lang naman kami? Ay, hindi pang magmaneho. So yung mga puro, titikita na lang po ito si Bossing ng obstruction kasi naintindihan natin na may mga injury, nagpa-hospital, may sakit, opo, kaya lang sana maintindihan din po ng mga driver na nagtatrabaho lang din po yung ating team. So tulad nga sabi last time, ignorance of the law, excuses no one. So hindi po natin pwedeng gawing excuse na pag may ganito ganyan eh, hindi na po pwede. Dahil kailangan po talaga natin implement fair and square. Mababa, mataas. Kahit na may binabanggit, nakita nyo dito sa team ng TFTTM, eh talagang lalo pag may binabanggit, mas lalo pang lalo pang natatagalan. Pero may implement pa rin yung dapat implement na violation. Alright mga puro, so far may mga nag-aalisan na, pero kanina ang dami dito. Natikita na po yung mga yon. At yun na nga, meron tayong nakita dito isa, or hindi ko alam kung may nataw din doon na isa, so dalawa. Meron tayong dalawang nataw, tapos meron pa yata isang tinataw dito sa bandang dulo. Alright, let's go guys. Mga puro, may sitwasyon tayo dito. Officer Cortez, good morning po sir. Saludo, mabuhay po kayo TFTTM. Sir, nakita lang po natin walang driver pero may passenger po. Magkaganto, ano po bang sitwasyon natin ngayon dito, boss? Kinokontak niya yung driver. So, binibigyan pa rin natin ng ilang minuto pa para lumabas yung driver talaga. Para matikita na lang po. Para matikita, ma-issue natin ang ticket niya. Pag wala, nakarga natin sa towing truck natin. If ever po, madam na yan, kung sasama siya dito sa Marikina, alright, thank you so much Officer Cortez. Ay mga puro, naiwan naman daw po yung susi. Kaya lang ang kailangan po natin dito is yung driver. Kasi yung siya yung titikitan yung lisensya niya. So yan mga puro, again, saludo TFTTM tuloy ganun sinasabi natin, fair and square, lahat po yan ay ma-implement po natin yung nararapat na kung may na-commit man silang violation, isa-serve nila yon. Kung anong penalty yung dapat nilang pagbayaran, ipabayaran nila sa City Hall. Alright. So, again, pagka tinowing, ang maninikit dyan is MMDA. Kapag naman hindi tinowing, pwede na yung local. At pag local, may city ordinance po tayo dito sa Quezon City na allowed confiscate ng license yung ating enforcers. Ayun yan dun sa city ordinance pagka meron kayong violation. Pero ang MMDA po, pwede po yan mag-ticket kahit hindi kinukuha yung license nyo. Kahit walang driver, kahit walang lisensya, titikitan yung plaka, pwede po yan sa MMDA. And pag nanikit po sila, hindi po sila po yung hindi po pwede manguha ng license. Kaya nga ma'am, ito na po namin ha. Marikina nyo na po kukunin ito ma'am.
Bibigyan po kayo ng papel na notice of impounding po. Yun po yung ipapakita nyo sa Marikina po, Tumana Marikina. Yun po yung ipapakita nyo para makuha. Sir, sila, tanatanong nyo madam, magkano daw kang nato? Hindi lang po namin alam po ma'am, doon nalang po sa PCA ma'am. Hindi rin kasi may, yun makakausap. May kilometer po yan na ano, ma'am, may kwentada po eh. Mga puro katulad ng lagi natin pinakikita, meron po yung ano, penalty, parang first 4 kilometers and then add ng add po yan per kilometer naman. So mula dito sa pagkakuha sa kanya hanggang dun sa impounding Tumana Marikina, eh mag-i-start na yung kung ilang kilometers yung tatakbuhin. So mga puro, sineset up na yung ano, yung tow truck para up to madam na nga, tulad sabi ni Officer Cortez na kung gusto niya sumama, pwede naman. Diyan lang siya sa may sasakyan. Bilig niyo muna. Or pwede naman siyang bumaba na lang. Bilig niyo muna ron. Para punta na lang nila. Punta na lang nila dun sa. Pupunta na lang sa Tumana. Ito nakuha na yung isa, mga kapuro yung kotse. Ito yung nasa pedestrian, mga kapuro, nakaharang. Alright. Sana bumalik na si sir yung driver para ticket na lang. Ano po? Eh, hindi po kami pwede magtagal dito, madam. May grace period lang po kami binigyan. Dapat 5 minutes po, natowing na po yung vehicle nyo. Sobra-sobra na po yung binigyan ko yung palugit para lumabas po yung driver. Binigyan ko na kayo ng ilang konsiderasyon pa. Eh mga puro katulad niyan, nataw na natin yung iba kasi nag 5 minutes na. So marami na talagang ano na konsiderasyon na binigay ni Officer Cortez dito bago natin bigyan siya ng chance na matikita na lang pag lumabas yung driver. Kaya until na wala pa rin nga po. So wala tayong choice kundi itutow yung kanyang sasakyan. Ito pa mga puro nataw na rin. So tatlo pala yung nakakuha dun sa may bandang dulo. Dalawa sa dulo, isa dito sa pedestrian. Tapos ito nga yung mukhang isasampa na nga ito. Itay pare. Okay mga puro, dito pa rin tayo sa Maria Clara. So nanggaling tayo ng Del Monte. Tapos dumiretso tayo dito sa Maria Clara. Tapos ang susunod natin location hindi pa natin alam. Pero isa sa mga lagi nating merong complaint, lagi nating naiikutan is yung lokasyon ng T. Florentino. Hindi lang natin alam kung madadaanan ngayon. I think ang labas natin ito parang Banawe or Quezon Avenue. Hindi pa natin alam. Ayan, tapay lang tayo mga puro. At hintayin natin to si madam kung anong magiging desisyon niya. Kung iiwan na lang siya. Mga puro, walang helmet. Sir, natikita na po sila, nasita na po sila doon sa unahan, sir. Okay. Kaya pa i-release ko na ito, sir. Okay po. Ay mga puro, doon pa lang pala sa harapan natikita na sila. Kaya wala na siyang lisensya. Pinakita na lang yung ticket. Ayun yung sinasabi po natin na bali temporary license yung kanyang ticket. Talaga para makontakt mo yung driver. Piling ko wala po si
signal doon kasi nagpa-check up sila. Paano nyo nga, tulungan nyo na nga si madam doon sa security guard dyan. Paradyo doon kamo. May ari na yung driver o. Plate number. Mga puro, nabibigay tayo ng konsiderasyon kasi nagpa-check up pala yung ano. Eh, alam niyo naman po ang team natin, hanggang kayo magbigay ng konsiderasyon, bibigay po tayo. At yun na nga, nagpa-check up daw po pala itong ano nito. Yung pasahero. Alright, yan mga ganda pa pangyari ngayong araw na ito, mga puro. Saludo, TFTTM. MMDA. Team leader natin, Officer Cortez, napakasipag. Officer Baguio. And big shout out din kay Officer Maliari at kay Sir Esteban. At syempre, under yan sa leadership na napakasipag, si Sir Dexter Cardenas. Ay, shout out nga pala, bossing, nabasa ko yung comment mo, boss. Officer Batilio. Ayan, shout out, boss. Saludo, boss. Shout out. Mrs. Shean D. Guzman. Ayan, Madam Shean. Ayan, shout out po. Napakaganda ni Madam. Puro ha. Puro pagmamahal. Puro pagmamahal. Alright, let's go. Alright mga puro, yan na yung driver. So, buti na lang. At titikita na lang ito kasi mabigat-bigat yun pagka nataw pa sila. Malaki-laking babayaran. At madam mo, bumabalo na siya kasi ito na nga po dapat yun ma'am mo. Opo, sorry dahil lang hindi kayo makontak ni ma'am eh. Ilang na ipagbibigay namin eh. Opo, yun na dami na po kami nataw dito. Ano, kasi kanina wala po kami eh. Nasakit na talaga yung kamay niya. Ito lang yung nakita namin parking. Umikot lang muna. Titikita na nga lang po. Opo, kasi hindi may pwedeng hindi kayo titikita. Opo, kami na po. Patensya na po. Alright, yeah, mga puro, titikita na lang para... Bossing, good morning, Officer Maliari. Yun, kasama pala natin si Bossing. Thank you, Bossing. Salamat po. So, mga puro, titikita na lang po itong si Madam. At malaking ano po yan, malaking konsiderasyon. Dahil nga, nakiusap nga si Madam na ano nga, emergency, kinakbo lang yung kanyang nanay yata or kasayan mga puro, titikita na lang po. Ma'am, pero next time po, huwag na po tayong pumarada rito kahit na po hospital kasi abuhay niyo po ito. Thank you. Yung mga ambulance nga po, pinatitikitan din namin yan. Okay lang po. Wala ba sa signal sa'yo? Ayan si ma'am. Alright guys, mga puro. At again, ang team natin, saludo mga bossing. Considerate naman ang team natin. Hanggat kaya mag-consider, binibigay po natin yan. Hindi naman tayo ganong kalupit ano. Lalo na gantong may mga reasonable emergency, may tinakbo sa hospital pala ito. Na orthopedic daw yung kanyang ano, si mami. So titikita na lang po, tapos mag-proceed na tayo. Hindi pa natin alam kung saan ang ikot ng team natin. Mareklaro pa rin pa tayo mga puro. Oras natin, alas 11:40 ng tanghali. TFTDM, saludo Officer Cortez, Officer Baguio, Officer Maliari, under the leadership of our team head, Sir Dexter Cardenas. Alright, let's go guys. Purong pagmamahal.
kapwa natin si Telesin Philippines mga puron. Dito tayo ngayon sa SM Annex 3rd level. Pasalan nyo sila. Talaga naman pinagkakatiwalaan natin. When it comes to vlogging accessories, nabili tayo ng battery para sa GoPro natin. At Telesin Philippines, thank you so much. Grabe yung quality at the same time, yung value. Abot kaya. Pabibig shoutout kay Boss Harold. Thank you so much, bossing. God bless, boss. Hanapin nyo lang si Ate Erica pagpapa-assist kayo dito. Ayan, sa Telesin Philippines. Thank you so much po. Ayan, punta na kayo dito guys. Third level, SM North Edsa Annex. Nandito lang sila sa gitna. Yes, puro pagkawahan. Grabe guys, actually, mas matagal pa tong ano, yung buhay na ito kaysa dun sa original battery ko na GoPro. Kaya quality talaga pag Telesin. Ayan, so wag na kayo maghanap ng iba. Meron rin silang ano, Shopee and Lazada store. Telesin PH, Telesin Philippines guys. Ayan. Maraming salamat sa iyo. Walang pababaw. So thank you so much sa walang sawang support at tiwala. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung walang pababaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.